Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon po ay tayo na sa ika-anim na linggo sa karaniwang panahon. At sa ating pagdiriwang ng banal na misang ito, sama-sama nating itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan at sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa Kanya. At upang maging karapat-dapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sumandali tayong tumahimik, ating alalahanin ang ating mga nagawang pagkakasala at pagkukulang laban sa Diyos at sa ating kapwa at ihingi ito ng tawad sa Kanya. Buong kababaang loob nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa iyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Oh,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoong kina Moises at Aaron, kung ang balat ni naman ay magbago ng kulay, mamamaga o kaya ay magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalin siya kay Aaron sa mga anak niyang siserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng siserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay. Tatakpan ang kanyang uso at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya ituturing na marumi at sa labas ng kapamento, mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsanlansang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan dahil na siya ay nagkasala at hindi nalinlang. Ako ay lumapit sa iyong harapan at sila'y inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang, di ko inilihim. Pinagpasiyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing. At ang aking natamo, ang iyong patawad, sa sala kong angkin. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos dahil sa natamo nilang kabutiang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa kanya'y sumunod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman na mga Hudyo, na mga Griego o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang kitonging lumapit kay Jesus na nikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika. Ibig ko, gumaling ka. Noon dig nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kaninuman. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Anupat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus, naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Pakibati po muna ng inyong mga katabi. Magandang umaga. Yan. Welcome po sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Taas nga po ang kamay dito ng naniniwala na siya'y walang sakit o karamdaman. Wala po, no? Lahat tayo ay mayroon pong sakit o karamdaman. Pero kapag tayo'y malusog, sasabihin ba nating wala tayong sakit o karamdaman? Hindi lamang pala ang sakit o karamdaman ay pisikal. Mas matindi ang kasalanan na nakapagpapahamak ng ating kaluluwa, ang kasalanan. Kaya nga napakaganda sa mga pagbasa, lalo tigit ito'y sumasalamin sa ating pagkatao kung paanong ang isang tao'y naninikluhod at humihingi ng kanyang kagalingan sa ating Panginoon. Siya'y may sakit na ketong. At alam natin ang ketong ay sakit sa balat na kumakain hanggang sa kaibuturan ng kanyang buto. Kaya nga, siya ito ay nakakahawa. Ito sa kultura ng mga Hudiyo, dahil sa noong panahon ni Jesus, wala pang lunas ang sakit na ketong, dahil ito'y nakakahawa, inilalabas ito at inilalayo sa karamihan. At sa katotohanan pa nga yan, sa kanilang kultura, binibigyan pa nga sila ng kalimbang o bell. Na kapag may nakakasalubong, kailangan kalimbangin mo yung bell. Bakit? Hudyat at warning po dun sa taong darating na ikaw ay may ketong, kailangan nilang umiwas. Tingnan niyo po, ang matindi din sa sakit na ketong na ito, hindi lamang yung pong karamdaman mo, hindi lamang yung nararamdaman mo sa iyong pisikal o sa iyong katawan, kundi ang matindi dito, walang nakikiramay sapagkat iiwasan ka. At napakaganda sa unang pagbasa, doon lubos nating mauunawaan yung kanila pong ginagawa sa taong may sakit na ketong. At saan natin mayahalin tulad, mga kapatid, ang sakit na ito na kumakain sa kalamnan ng isang tao hanggang sa kaibuturan ng kanyang buto? At saan din natin ito mayahalin tulad na ang taong ito na sakit, na mayroong sakit na ketong, ay iniiwasan? Ito'y mayahalin tulad natin sa ating karamdaman, sa ating sakit, dulot ng kasalanan. Bakit? Sapagkat ang kasalanan ay parang ketong. Di natin namamalayan, kapag nahihirati na tayo, kinakain na din ang ating konsensya. Nawawala na tayo ng pakiramdam na ito pala'y kasalanang ginagawa natin. Kaya iminumulat tayo muli na ibalik natin ang ating loob sa Diyos.
Lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay may sakit at karamdaman. At nais ng Diyos na tayo gumaling. Ang taong may ketong nahihirapan, ang sabi niya, kung nais po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Pero ang sabi ng Panginoon, oo, nais ko, gumaling ka. Nawala agad ang ketong pagkasabi ng ating Panginoon na gumaling ka. Ano pala ang kailangan para tayo'y gagaling? Yung pagtanggap sa ating sarili. Tinanggap ng taong ito na siya ay may karamdaman. Tinanggap ng taong ito na siya ay may sakit, na may dinadalang karamdaman na nais na ihingi sa Diyos ng biyaya, ng kagalingan. Paano nga naman kaya ang isang tao gagaling kung hindi una tigit sa lahat ay tatanggapin niyang siya'y may karamdaman? Sinong pupunta sa ospital upang magpatingin sa doktor? Sinong pupunta sa paggamutan kung hindi niya tatanggapin na siya pala'y may sakit o karamdaman? Wala. Ang lahat ng pumupunta sa paggamutan, tinatanggap na siya'y may karamdaman. Kaya siya, yun ang unang paraan upang siya ay gumaling. Pagtanggap. Kapag ang isang tao nasa stage pa ng denial, yung pagtanggi, hindi po doon magmumula ang kagalingan. Kaya pala una tigit sa lahat, kailangan nating tanggapin na tayo ay may karamdaman. At ito din mga kapatid, kung ang karamdaman ay ang kasalanan na nakamamatay hindi lamang ng katawan kundi ng kaluluwa na ikapapahamak natin pagdating sa kabilang buhay. Kaya pala mga kapatid, mahalaga ang sakramento ng kumpisal. Sinong lumalapit sa sakramento ng kumpisal? Yung taong tatanggapin na siya'y makasalanan? Hindi kayo pupunta sa pari para magkumpisal kung ang tingin natin sa ating sarili matuwid. At sa totoo niyan, kahit wala naman tayong ginagawa, alam niyo po ba ang taong walang ginagawa? Aba, ay nagkakaroon din pala ng kasalanan? Pero sasabihin ng mga anak, aba, ay nanay, tatay, papa, mama, ay bakit ako'y pinagagalitan niyo? Wala naman akong ginagawa. Yun pala ay tamad, walang ginagawa. At ganun din pala, sa buhay natin bilang tao, kapag wala tayong ginagawa, aba, nagkakasala din pala tayo. At sa totoo, ang pagkakasala, hindi lamang sin of commission, kundi sin of omission din. Ibig sabihin, kapag wala tayong ginawa, nagkakasala din tayo sapagkat wala tayong pakialam. Lalo tigit kapag ito ay pagkakataon ng gagawa tayo ng kabutihan. Tandaan niyo po, ang isang mayaman at si Lazaro, ang totoo niyan, wala naman po talagang kasalanang ginawa ang mayaman. Hinayaan pa nga niya si Lazaro na mamulot ng mumo na nalalaglag sa kanyang hapagkainan. Wala pong ginawang masama ang mayaman. Pero bakit ang mayamay napapunta sa impyerno at si Lazaro ay nasa langit kasama ni Abraham at ng mga santo? Sapagkat ang mayaman, hindi man lamang binigyan ng pagkain si Lazaro, hinayaan lamang niya, walang ginawang kabutihan. Kaya pala lahat tayo, tatanggapin natin, tayo'y makasalanan, tayo'y lahat may sakit at karamdaman. At ang totoo niyan, kapag ito'y katulad na ng ketong na kinakain na ang ating konsensya, na nagiging kalos na o kalyuhin na ang ating konsensya, wala na tayong pakiramdam sa mga taong naghihirap
wala na tayong pakiramdam sa mga taong humihingi ng tulong. At ang totoo niyan, ang mahirap niyan, nakikita pa na tayo'y nagsisimba, laging nagdarasal. At ang sabi nga po, huwag naman sana na tayo po ay laging nakaluhod sa loob ng simbahan, nakapikit at nagdarasal, pero paglabas ng simbahan, nakapikit din sa nangangailangan. Walang bunga at walang kagalingan ang sakit kapag di natin tatanggapin. Alam niyo po, bilang bahagi ng formation namin, bilang seminarista noon, e-expose po kami sa labas, wala munang academics, pero bahagi noon may mga apostolate at ang matindi po niyan, ang ilan natatakot kapag nag-a-apostolate na po sa bilangguan. Pero ang totoo niyan, ang sarap pala na pagnilayan ang salita ng Diyos sa loob ng bilangguan sapagkat yung mga bilanggo, ang kanilang ibinabahagi ay ang tunay nilang karanasan, karanasan ng pagmamahal ng Diyos sa kanila. Sa kabila na sila'y tinanggap nilang sila'y makasalanan at mayroon silang sakit na dapat ay gamutin. At naalala ko ang isang monsignor na sinabi, wala naman po tayong pinagkaiba sa mga bilanggo. Kung meron man po, iisa lamang naman po talaga. Kung meron man, iisa. Ano yun? Sila'y nahuli na, tayo hindi pa. Totoo. Sino nga naman gagawa ng kasalanan ng hayagan? Ang gumagawa ng kasalanan ay yung mga taong nagtatago. Sila'y nahuli na, tayo hindi pa. Kaya gusto nyo ng kagalingan, tanggapin natin na tayo makasalanan. Papagalingin tayo ng Diyos. Huwag lang tayo maging bulag sa katotohanan na tayo lahat nangangailangan ng pagkalinga at tunay na dakilang manggagamot ang Diyos na siyang lumikha. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kanaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat payarito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinasisigla ng walang pasubaling pagtugon ni Jesus sa pakiusap ng isang kitongin, buong pananalig nating idulog sa Kanya ang ating mga kahilingan, ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang pamayanan ng mga sumasampalataya sa gabay ng halimbawa ng kanilang mga namumuno ay kumalinga sa mga may sakit na tulad ng ipinakita ni Jesus sa mga ketungin ng Kanyang panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng sumasampalataya ay masiglang magpagaling sa kanilang karamdamang espiritual kung paanong pinananabikan nilang gumaling sa kanilang mga sakit na pisikal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng nasa paglilingkod, pangkalusugan, ay tumumpad sa kanilang tungkulin, di lamang ng buong husay, kundi ng buoring pakikisa sa kanilang mga kapatid. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng kalahok sa espiritual na pagpapagaling ay makatupad sa kanilang tungkulin ng buong ingat at habag na tulad ng kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
Naway lahat tayo ay laging magbigay luwalhati sa Diyos sa lahat ng ating isipin, sabihin o gawain. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Sa sandali ng katahimikan, itaas po natin sa Diyos ang ating mga natatanging kahilingan. Panginoong Jesus, banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming matatag upang kami man ay maging mga kasangkapan ng iyong nakagagaling na pagmamahal. Ikaw na nabubuhay at nakapagliligtas magpakailanman. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa puslo. Sa katas ng ubas at buwan na may pagawa, alak na ito nagbibigay ng iyong Espiritu. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain, kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo, sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil langad mong magbago ang kinamias ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya'y nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal
sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Heso Kristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay, upang kami ay maipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsalusalo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kabinawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Gilbert, ng tanang mga obispo at ng buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan sa daigdig na ito at nagtataglay ng pag-ibig sa iyo.
kami ay umaasang makarating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, 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 amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami yadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Thank you.
Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may pagkalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, di ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Ang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik sa napagsaluhan ang kaloob mong ito na sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa mga pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayong magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Sa darating pong 14 ng Pebrero ay Miyerkules ng Abo, ang simula ng panahon ng Kwaresma. May paglalagay po ng abo sa lahat ng mga misa sa maghapong iyon. Ito din po ay araw ng pag-aayuno at abstinensya. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ikapito, bahagi naman po ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay mayroong pagdarasal ng istasyon ng krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na 3 ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Gayon din naman, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal sa panahong ito. Lumapit lamang po kayo sa ating mga pari pagkatapos ng banal na misa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 9 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Pakihawakan po ng inyong mga pababasbasang religious articles. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala.
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sana kat sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sana kat sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iukupo niyo yung mga ulo samantalang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalainawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapinawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.